class, in this video, I will be discussing the last lesson for Module 2, which is Lesson 6, which is related to integration involving inverse trigonometric function. Okay? So, we are going to integrate these kinds of integrals. Sabi dito, meron tayong 3 formulas. Yan, 1, 2, 3. Kapag ganito daw yung integration or integrand, ang sagot niyan is arc sine u over a plus c. Kapag integration of du over a squared plus u squared is equivalent sa 1 over a, arc tan u over a plus c. And then, lastly, kapag integration of du over u square root of u squared minus a squared, equivalent yan sa 1 over a arc secant u over a plus c. So, kaya siya tinawag na inverse kasi naka-arc siya. So, equivalent din yan sa sine negative 1, okay? Sine negative 1, tangent negative 1, tsaka secant negative 1. Kaya siya inverse. So, let's apply those formulas sa example number 1. Example number 1 ay kaparehas niya is ito, diba? Du square root of a squared u squared. So, sabi niya, du square root of a squared minus u squared. Okay? Ang u natin dito is x. Ang a natin dito is square root of 16, or that is equivalent to 4. Okay? Kapag ganyan daw, sabi ko sa formula kanina, kapag du equivalent to square root of a squared minus u squared, okay, equivalent yan sa arc sine u over a plus c. Tama? Since ang u natin is x, ang a natin is 4, so ito ay magiging arc sine x over 4 plus c. So, ganun lang kasimple. Ito na po yung final answer. Okay? So, let's proceed to example number 2. Yan. Square root of second squared x dx over square root of second integration of second squared x dx over square root of 16 minus tangent squared x. Okay? So, tingnan natin, a squared is equivalent sa 16. So, ang a natin is square root of 16, which is 4. Tama ba? Ang u natin, u squared ay equivalent sa tangent squared x. So, ang u natin is tangent x. Ang du natin ay second squared x dx. So, ito ay magfo-fall sa du. Substitute lang natin, ha. Second squared x dx ay du over. Ang 16 ay nasa a squared. Okay? Ang tangent squared ay u squared. So, tingin ko parehas lang dun sa number 1. Okay? Arc sine pa din siya. So, ang sagot dito ay arc sine u over a plus c, or substitute natin arc sine u is tangent x over 4 plus c. So, here is the final answer. Okay? Simple. Okay, next. X dx over 9 plus x to the 4th. So, ang a natin automatic yung constant parate. So, a squared is equals to 9. Ang a natin is square root of 9, or a is equals to 3. Ang x squared, ang u squared natin is equivalent sa x to the 4th. So, ang u natin ay square root of x to the 4th, or x squared, okay? And then, ang du natin is, derive lang natin to,
2x dx. Ang meron tayo ay x dx, so magkakaroon tayo ng correction factor. Baba natin yung 2, magiging 1 half du x dx. So yun na yan, diba? So let's substitute, okay? 1 half. Ang x dx, 1 half du yan. So nilabas ko na yung 1 half. And then 9 is a squared plus x to the 4th ay u squared. Ang sagot dito is, kapag ganyang formula daw, du a squared plus u squared, sabi doon sa formula, check natin. Para sure tayo. Okay, sabi doon sa formula, arctan 1 over a arctan u over a. Ang sagot daw dito ay 1 over a arctan u over a plus c. Ayan. So, sagot na natin is 1 half, syempre, times 1 over a, that is 3. Okay? Arctan, ang u natin is x squared over 3 plus c. So, ito ang final answer would be 1 over 6 arctan x squared over 3 plus c. Ayan. Okay? Next, example 4. Ayan. Tignan natin kung ang u squared natin ay 9x squared. Ang u natin ay magiging square root of 9x squared or 3x. Okay? Ang du natin is magiging 3dx. Okay. So, ang meron lang tayo dx. So, magkakaroon tayo ng 1/3 du dx. So, ang a naman natin, a squared natin ay 5. So, ang a natin is square root of 5. Ayan. So, pwede na natin i-substitute. Dx ay 1/3 du. And then, 3x is u. Square root of u squared minus a squared. Okay? Yung ganitong formula, saan ba natin makikita? Ano bang sagot? Arcsec. 1 over a arcsec u plus a. U a over plus c pala. Okay? Kapag ang formula daw ay ang integration ay u, nasa ganitong format, ang sagot dyan ay 1 over a arcsec u over a plus c. So, ito magiging 1/3 times 1 over a is square root of 5 arcsec. Ang u natin is 3x over square root of 5 plus c. So, magiging 1 over 3 square root of 5 arcsec 3x square root of 5 plus c. So, here is the final answer. Okay? So, lastly, this is your self-assessment questions 2.6. Okay? So, yun. Thank you for watching, guys, and God bless.